Hi GCash, I want to submit a parental consent or registration form for my GCash account to be fully verified or semi-verified. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo sa inyo kung paano nga ba mag-fully verified ng isang GCash account kahit wala kang valid ID. Yes, tama ka nang narinig. Kahit hindi ka na gumamit ng kahit anumang valid ID, ay pwede pa rin ma-fully verified yung GCash account mo. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Maraming ang nahihirapan mag-fully verified ng kanilang mga GCash account sa kadahilan ng wala silang valid ID. Dahil nga nag-update si GCash, ay marami rin nag-request sa akin ng tutorial na to. As a gentle reminder lang po na tama po kayo at hindi na po tayo gagamit ng kahit anumang valid ID. Bago po tayo magsimula sa tutorial natin, ay sasabihin ko muna sa inyo yung dalawang pwede nyong ipasa. So kahit ano sa dalawa ay pwede nyo pong isubmit kay GCash para ma-fully verified yung mga GCash account nyo. Ang tanong, ano nga ba yung dalawang yon? Number 1, parental consent. Lalo na po sa mga student and minor na wala po kayong mga student ID or nawala na, pwede po kayo gumamit ng parental consent. Just make sure lang na merong signature and approval ng magulang mo. Hindi na rin po kayo mahihirapan sa format ng parental consent dahil pwede nyo namang gayahin yung ginawa ko. At ito po yun. Number 2, school registration form. I think isa ito sa pinakamadaling kunin sa ngayon dahil nga magbabalik na naman yung face-to-face classes. Punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang gagawin natin na step ay pumunta at buksan ang ating GCash application at ilalagay natin ang ating MPIN. Yan. Kung mapapansin nyo po ay may bagong update na naman si GCash regarding sa kanilang application. So dito mapapansin nyo yung mga icons at the same time yung other features ay meron naman pong nadagdag. Pero ang goal po natin sa araw na to ay mag-fully verified ng isang GCash account kahit wala kang valid ID. At ayon yung ituturo ko sa inyo sa araw na to. Ang gagawin naman natin ay pumunta dito sa may profile na nasa baba. So pindutin po natin yan. Kung nakikita nyo po ay hindi nga fully verified yung GCash account na gamit natin sa tutorial na to. So gagawa natin ng paraan yan kahit wala siyang valid ID or any government issued ID. So mapu-fully verified pa rin to. So paano nga ba? At ngayon pindutin po natin yung verify now. Ayan. At dito lalabas po yung account verification process na kung saan kailangan daw po nating picturean yung ID photo natin or yung valid ID natin. Pero wala nga tayong valid ID, so i-disregard natin to or i-ignore lang muna natin to. So hindi natin to papakilaman. And also kailangan po natin mag-scan ng face na kung saan kailangan natin tumutok sa mismong camera natin. And also mag-fill up ng information na kung saan meron tayong sasagutan na form. Pero bago yan ay kailangan mo munang i-double check sa listahan ng mga valid IDs. So nandito yung listahan. Ito yung mga recommended ID na kung saan meron mga UMID, driver's license, PhilHealth, SSS, passport at marami pang iba. Sa other ID naman ay pwede yung student ID, yung PRC ID at marami ring iba. Pero sa tutorial na to ay hindi nga tayo gagamit ng kahit anumang valid ID. So kahit wala kang valid ID or any government issued ID ay mapu-fully verified pa rin yung GCash account mo. At ngayon i-exit na muna natin or i-back natin. At ngayon nandito ulit tayo sa may profile niya at pipindutin lang natin yung help na nasa baba. So kasi kailangan natin mag-submit ng ticket mamaya. At ngayon, nandito naman po tayo sa may help center na kung saan kailangan natin pindutin at kailangan natin mag-submit ng ticket. So pindutin po natin yan. At nakalagay po dito na kailangan po natin sagutan yung isang form na kailangan natin i-submit kay GCash. At ngayon, sisimula na natin magsagot ng form. Ang uunahin po natin sagutan is yung email address na kung saan active dapat para makareceive tayo ng notification mula kay GCash. And also, kailangan natin ilagay yung GCash registered full name at yung mobile number natin. At kapag okay na po, ay pumunta po tayo sa next step which is yung tinatawag na concern category. So dito, kailangan natin pumili depende sa sitwasyon na kinakaharap natin mula kay GCash. Or kung ano yung request natin kay GCash. Ang unang pipindutin natin is yung account verification. So may lalabas po ditong two options na kailangan natin pagpilian. At ngayon, piliin natin yung pangalawa na may nakalagay na I can't proceed with my verification since ayun lang naman yung may kinalaman sa verification process. At ngayon, piliin naman natin dito yung pangalawa pa rin na may nakalagay na I got an error message
during verification. After po niyan ay mapupunta tayo dito sa next step na kung saan kailangan natin maglagay ng description na ipapahatid natin o ipapaalam natin kay GCash. So pwede natin tong ilagay. So ilalagay ko na lang yan sa may comment section sa baba para magaya nyo po at hindi na po kayo mahirapan. At ganito lang po yung pwede nyo pong ilagay dito. Hi GCash, I want to submit a parental consent or registration form for my GCash account to be fully verified or semi-verified. I do not have any valid ID to submit and I hope you may consider my GCash verification request. Thank you. At ang next step na gagawin naman po natin ay mag-add file tayo or ng attachment dito sa may baba. So makikita niyo po yan dyan, so pindutin niyo lang po yung add file. Kasi dito ilalagay na natin yung pinicturan niyo kaninang school registration form or parental consent. So kailangan niyo na po ditong piliin sa gallery ninyo or sa mismong device ninyo. At dito naman kailangan mong i-double check kung talagang na-upload yung mismong file or attachment dito sa may attachment section. Kasi usually dito po nagkakaproblema kay GCash. So mahalaga na ma-upload mo siya para ma-submit natin kay GCash at syempre ma-review nila. At syempre ang last step na gagawin natin ay pindutin yung submit. At may lalabas po dyan na thank you for reaching out to us. Please check your email to view your ticket. Yung request mo po for verification ay mag-undergo ng under review within 7 days. Within or after 7 days ay makaka-receive ka po ng ganito. Nakalagay po dyan yung mga additional requirements na kailangan mo i-submit kay GCash. Ano-ano nga ba ito? Isa-isahin natin. Number 1, e-signature. Na kung saan kailangan mong kumuha ng malinis na papel at pipirma ka ng 3 beses. At syempre, pipicturan mo. Number 2, selfie. Just make sure lang na malinaw yung pagkakaselfie mo sa sarili mo. Number 3, video clip of yourself. Mas maganda kung hawak mo yung school registration form mo o parental consent habang nagvi-video ka. And also, kailangan mong sundin yung format na isi-send ni GCash. Pang-apat, PSA or NSO birth certificate. At pang-5, yung name and number ng parents mo na verified kay GCash. I think isa ito sa pinaka-main concern ng mga nagko-comment last time. Dahil ngayong iba ay malayo sa kanila yung mga magulang nila or hindi nila kasama. So ang may advice ko lang dyan ay kahit yung mga guardian nyo na lang po. Usually, hinihingi lang po to kapag minor yung nagbe-verified ng kanilang mga GCash. Since nire-require ka ni GCash na magpasa ng mga additional requirements, ang tanong, paano nga ba ito isasubmit? So ganito lang po yun. Regarding po sa pag-submit ng additional documents ay ganito lang po kasimple yung gagawin ninyo. Dito may nakalagay po na type your message here, pero dito pipindutin lang po natin yung nasa gilid, yung maliit na pin. So dito, after nyo po mapindot yan, may lalabas na camera, gallery at file manager. So kunyari, for example, ang pipindutin natin dito ay gallery, since nakasave doon yung additional documents na ipapasa natin. So dito sa gallery natin ay pwede nating i-select or piliin yung video, selfie, specimen signature at yung additional documents pa na pwedeng ipasa kay GCash. Depende sa hiningi nila. So ganun lang po yung gagawin ninyo. Kapag napasa mo na yung mga additional requirements ng malinaw at kompleto, mabilis na mapupuli verified yung mga GCash account nyo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron kang bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na makikita mo dito. At kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maiwagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe. Peace! One love!